Ano magandang panahon para po i-launch itong programang ito at at the same time bigyan ng parangal ang ating mga nangungunang nangangalaga sa kalikasan, no? At ganun din yung ating Pride Month. So sa ating pong mga hepe na nandito, hindi ko na isa-isahin sa Konsyal Ambiel Panganiban, Konsyal Alan Pamatmat, sa PEDEX, so sa pangunguna ni Mr. Rigor Elka, sa lahat po ng mga CSO na nandito, sa ating po mga kawani, sa kay Jenny, nasa si Jenny, at ang masisipag na GSO, at syempre lahat ng departamento, no, sa ating pong SCTMO, sa ating PNP, sa lahat ng mga nandito po, maganda at maka-Diyos na hapon po muli ang aking pagbati. Napakaganda pong pagkakataon na ito na mailunsad ito pong, ano man tawag rito? Shoot. Botella mo, shoot mo. Ano, pero tingin ko dapat mauna dyan si Engineer Tirso Labiña at saka si Konsyal Ambiel Panganiban. Magaling mag-shoot yan eh, lalo sa basketball. Kayo mangunguna mamaya. Anyway, ito po ay, ewan ko ba, paano ko ba nakita ito? Sinabi ko lang kay Jenny noon, pero alam na pala niya ito. So, marami na pong bayan at syudad ang gumagawa nito. At siguro, dito sa ating bayan, baka may maiisip tayong naiiba, para po talagang maisa-isip natin at maisa-puso yung pag-aalaga sa kalikasan, lalo na po yung plastic. Ano? So, uulitin ko yung aking sinasabi nung kampanya. First kampanya namin, sinasabi ko na yan na darating ang araw, ang ating ilog at ang ating lawa ay maaaring mahaluan na ang mga kakaning dagat ng plastic. Ano po? So, nagkaroon pa kami ng konting diskusyon ni Konsyal Alan noon, pero lumabas sa CNN, National Geographic. Natotoo po pala na talagang na-absorb na ng marine life ang mga plastic na itinatapo natin sa ating mga bodies of water. Ano po? So, ito po ay napakagandang simula. Hindi lang pala simula, kundi ituloy-tuloy na po natin. Talagang kahit maliit lang na plastic, papel ay yung wrapper ng candy. Lalo po yung mga nagsisigarilyo. Lagi kong sinisita si Jenny rito. Natikitan ko nga si Eva eh. Di ba? Dahil doon sa mga upos ng sigarilyo doon. Pero ngayon po, paitingin natin lahat ng ating mga sa sanidad at sa SCTMO, higpitan nyo, lalo po yung nagtatapon o nagpipitik ng mga sigarilyo, yung upos ng sigarilyo, at yung pong mga plastic, maliliit po yan, pero pag pinagsama-sama natin, ang laking bagay po niya na talagang makakapulyot sa ating ilog at sa lawa. Tandaan nyo po, 50 taon mula ngayon, pag hindi natin inalagaan ito, kawawa po ang ating mga apo. Yun na lang po ang tandaan natin. Katulad ngayon, babalikan ko na naman, 60 years ago, ang ating ilog, napakalinis. Nakakakuli ako ng karpa dyan. Sumisisid ako dyan. Ngayon, mahirap nang sumisid dyan. Mabubulag ka pag sumisid ka dyan. Di po ba? So, sana po maibalik natin, hindi lang para sa atin, kundi talagang pagtanaw natin ang utang na loob sa ating Panginoon na binigyan tayo ng ganitong mundo na kailangang alagaan natin at pahalagahan natin ang ibinigay na biyaya ng ating Panginoon. No? Walang magmamahal sa mundo, kundi tayong lahat. Sabi nga ni Konsyal Ambiel, walang magmamahal sa atin, kundi tayo lang. Tama ba yung sinasabi mo lagi? Di ba? So, sana po, simulan natin muli ang panibagong pag-iingat at pag
aalaga sa ating kaligasan. Tandaan niyo po, yung upos ng sigarilyo, 10 taon bago matunaw yan, kaya yung mga nagsisigarilyo rito, ito, order ko na sa lahat ng, lalo kay Huawei, mahuli kayo. Pagka nahuli, kahit sino, huwag niyong patatawarin. Ano? Ganon din sa ACTMO. Pagka kayo may nadaanan, lalo yung mga nasa tricycle, minsan pipitigin na lang gano'n, no? Mag-alagaan niyo po ang ating kalikasan. Napakahalaga po nito para sa susunod na henerasyon natin. No? So muli po, magandang hapon sa inyong lahat at sana manalos. Ano bang premyo mo rito? Kala ko meron kang ano rito, isang kabang bigas. Pwede kang magpa-shoot dyan, di ba? Simulan mo kay DILG, tingnan ko kung makashoot dyan, tsaka kay Ambiel. Anyway, ingat po kayo at God bless po tayong lahat.